Magandang araw. Ituloy natin ang naging usapan tungkol sa Jeremias Kapitulo 30. Aalamin natin kung ano ang maaring tinutukoy na bayan ng Diyos na mga talata dyan. Heto na ang ikatlong bahagi ng talakayan. Jeremias na, sa kay Jeremias na tayo. May future na sinasabi, magiging bayan ng Diyos. Kung Israel yon, ibig bang sabihin, hindi, yung Israel nung una, hindi sila bayan ng Diyos? Pwede kasing dalawang ano dyan, dalawang interpretasyon. Pwede yung Israel niya, saka yung mga isasanib sa Israel na hindi dating bayan, which is yung mga Gentile. Sa diskurso kasi ni Pablo, nakikipag-usap siya tungkol sa mga Gentile na sasanib pa lang sa iglesia. Yung kung titingnan yung konteksto nun, kung aatras ka, kasi binasa niya agad yung 25 sa 22 mo simulan, tapos magbaba ka hanggang 30. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan at nagtiis ng malaking pagpapahinood sa mga sisidlan ng galit na nangahanda sa pagkasira at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian maging sa atin na kanya namang tinawag hindi lamang mula sa mga Hudyo kundi naman mula sa mga Hentil gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas. At tawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Inyong 25 At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila kaya'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Ganon. Mga Hentil lang kinako. Mga Hentil to eh. Mga Hentil. So yung sa take ninyo, kahit ang take kasi ni Daniel, MCGI yon. Kasi ang MCGI hindi dating bayan, pero naging bayan. Kasi kailangan matupad sa kanila yung mga requisite na yun eh, yung mga requirements na yun eh, para sila maging legitimate na sila yon na maging bayan ng Diyos, MCGI. Ngayon sa inyo naman, sa take naman ninyo, Rain is yung Hentil. Kasi ang Hentil, kaya ni sabi ni Onesiphorus, ang mga Hentil, dating hindi bayan yun. Hindi dating bayan. Kaya naging bayan din ng Diyos. Kaya na sinasabi din ni Pablo, ni Pedro, nung nagsasalita siya doon sa kapulungan, sabi niya, ipinakilala na sa akin ng Diyos noong una na kumuha ang Diyos ng bayan sa Hentil. Ganon. May sinabi siyang ganon. Tapos, ibig sabihin, Hentil nga. Kung konteksto ang pag-uusapan natin, kasi si Jeremias tayo eh, konteksto lang muna tayo ni kay Jeremias. Sino itinutukoy doon na magiging aking bayan at kayo'y magiging inyong Diyos? Kayo'y, sino ba yung kayo? Doon tayo kay Jeremias. Sino ba yung tinutukoy doon sa 30:22? Kayo'y, sino yung kayo doon na magiging bayan ng Diyos? Yun nga po, yung sinabi nga po namin kanina, mga Hudyo. Kumbaga parang sa inyo po ba, isang statement lang na sinabi sa isang grupo ng tao. Hindi, ang ibig ko sabihin, yung statement ni Jeremias, yung hula niya, ang kausap niya kasi rito, Israel at Huda. Yung sulat ng tungkol. Oo, kung konteksto pag-uusapan natin, ang tinutukoy po talaga doon, Israel as a whole. Israel, walang Gentiles doon. Israel ang makakausap niya. At kung may naging Israelita doon, tinuli yon na Hentil, tinuli yon yan, nalakip sa Israel. Meron kasi batas na ganun sa Israel eh.
na hintil, pwede maging Israelita, pwede siya maging Hudyo, pwede siya maging Ebreo, kailangan tuliin lang siya, pero gentle siya noong isa. Ngayon, yung tinutukoy doon na magiging aking kayo, yung kayo, kung konteksto ang pag-uusapan doon, Israel talaga pinag-uusapan doon eh. Israel at Huda. Bakit sinabing Israel at Huda? Dati kasi Israel lang eh. Kaya nung magkasala si Solomon, nagdalawa yung kaharian eh. Naging dalawa, nahati sa dalawa. Ibinigay yung sa Huda at yung Israel, labing isa doon sa isang hari. At yung Huda na natili sa linya ni Solomon sa anak niya. Yun, yung labing isa doon naman sa isang hari na ibigay. Ganun. Kaya Israel at Huda. Pero as a whole, Israel pa rin yun. Kayo'y magiging aking bayan. Kung isa-translate ko to siya sa salita na mas malinaw, at kayo Israel, magiging aking bayan. At kayo Israel, ako Israel ay magiging inyong Diyos. Kung kontekstong pag-uusapan, Israel talaga ito. Kailang ang tanong, Brad, bakit sinabi ng Diyos, magiging aking bayan? Ibig mong bang sabihin, ang Israel, hindi bayan ng Diyos nung panahon ni Jeremias? Na-gets niyo po yung tanong? Nakuha ko naman po yung ibig niyong ipunta dun. Kumbaga, nung bang tumalikod ang Israel sa Diyos, nawala na ba yung pagiging bayan ng Diyos ng Israel? Yun. Agandang tanong. Yan ang tanong na hinihintay ko. Yan ang tanong na hinihintay ko na kasunod. Tanungin ko po kayo, kailan naging bayan ang Israel ng Diyos? Kailan naging bayan ng Diyos ang Israel? Sa inyong pagkakaitindi, by history, kailan? Maghanap kayo ng talata sa Biblia na sa panahon ng kautusan ni Moises, may binabanggit na magiging aking bayan. May pababasahin akong talata. Ito ay sinasabi sa... Kasi ang akala nila, pag sinabi lang magiging aking bayan, hindi dating bayan. Ganun ang pagkaka-interpret niya ni Daniel eh. Kasi sabi niya, di ba, hindi siya ganun nung una. Dapat sinabi ng Diyos, kayo'y aking bayan. Di ba? Hindi na nilagyan ng magiging. Sa Hebrew ba may magiging? Brad, potential. Tama. Check ko lang po. Excuse. Meron po. You shall be my people and I will be your God. You shall be. Magiging future yan. Tanungin ko po kayo, lahat ba ng sinasabing shall be or magiging, sa lahat ba ng pagkakataon ang ibig mong sabihin nung umpisa hindi sila bayan ng Diyos? Israel naman, hindi. Yun nga naalala ko yung diskurso ni Pablo nung sa Roma. Yung, ito yun maganda yung sabi we. Wait lang. Ang tawag dito. Baga we, Roma 11:1. Magandang idagdag, Brad. Oo, po alam ko yan. Sinasabi. Tinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan. Huwag mangyari sapagkat ako man ay Israelita sa binhi ni Abraham o sa angkan ni Benjamin. Ayun, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya o hindi ba ganin yun nalalaman. Diba? Ayun po eh. Bakit sinabi pa ng Diyos, magiging bayan, hindi naman pala itinakwil? Hindi ba? Dapat sasabihin na lang ng Diyos na kayo'y aking bayan. Hindi naman pala itinakwil. May babasahin akong dalata. Sa Levitico, bro. Ako magbabasa. 26. Umpisahan natin siya sa... 9. 26-9 na. Mahaba kasi ito eh. Ay, hindi. Sa 8 na.
At lima sa inyo ihahabol sa 100 at 100 sa inyo ihahabol sa 10,000 at ang inyong mga kaaway ay mga bubuwal sa tabak sa harap ninyo. Sa 9, at lilingapin ko kayo at palalaguin ko kayo at pararanihin ko kayo at papagtibahin ko ang aking tipan sa inyo. At kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago at ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo. At hindi ko kayo kapupuotan at lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Levitico yan, niya sinabi. Levitico. Eh, bayan na sila ng Diyos nun eh. Sa 13, ako ang Panginoon inyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang huwag kayong maging mga alipin nila at sinira ko ang mga kahoy ng inyong pamatok at pinalakad ko kayo ng mga ulong matuwid. Ngunit hindi ninyo pinakinggan ako at hindi ninyo tutupad. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito at kung inyong tatanggihan ng aking mga palatuntunan at kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos kundi inyong sisirain ang aking tipan ay gagawin ko naman ito sa inyo. Ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at langnat na uubo sa mga mata at magpapalupay-pay sa kaluluwa at mag-ahasik kayo ng inyong bidin na walang kabuluan sa pagkakanin ng inyong mga kaaway. At ihihilig kong aking mukha laban sa inyo at kayo masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo. Yan nga nangyari. At kayo'y tatakas ng walang umahabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. At sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan at agawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa. Etcetera. At kung kayo sasalangsang sa akin, hindi ninyo ako didinggin, dadalan ko kayo ng makapito na. At susubuhin ko. Ibig sabihin, ito pag ginawa ng Israelita to, pag ginawa ng Israelita ko, tanungin ko kayo, bayan, itatakwil ba sila ng Diyos o hindi? Tatalikod ang Diyos sa kanila eh. Ilalayo ang mukha eh. Nung panahong walang Diyos ang Israel, bayan pa rin ba sila nun? So, bali na wala yung pagkahirang nila bilang bayan ng Diyos? Patanong din yung tinanong yung sinabi niya sa akin, ano? At ang tanong kasi ano? Kasi tumalikod sila, eh. Mm-mm. Oo, tumalikod sila. Nawala ang Diyos. Sabi nila, malaon nang walang Diyos ang Israel. Nung panahon walang Diyos ang Israel, bayan pa rin ba sila ng Diyos? O nawala na ang pagiging bayan nila? Kususundan kasi. Kasi di ba pagka wala. Tumalikod, tinalikuran sila ng Diyos eh. Parang sila hihirangin ng Diyos. Tinalikuran sila. Correct. Kaya yung pagka-ano nila, yung pagkahirang sa kanila, nawala. Baga na lost. So nung nawala ang pagkahirang nila, bayan pa rin ba sila? Nung nawala sa kanila, nawala. Hindi sila bayan. Kumbaga yung prophecy ni Jeremias, pagre-reinstate 'yun eh. Muli 'yun. Iyon. Yan ang inaanap. Ibabalik ang nawala. Ibabalik ang nawala. Kaya nga kayo i-reinstate. Oh, so ganito 'yon. Yan, nagigets niyo na ako. Tama yung ano niyo, yung punto na pinaliliwanag ninyo. Nung una, nung wala pa ang Israel, nung dumami sila sa Ehipto, hindi sila bayan ng Diyos noon. Ang pangako na kay Abraham, pero totoo pa rin ngayon. At nung dumami na sila, kasi si Abraham hindi pa bayan yun, dahil siya pa lang, tapos yun, si Isaac pa lang, ako pa lang. So hindi pa sila bayan, wala pa, konti pa lang sila eh. Magiging bayan lang sila ng Diyos kapag dumami na sila. Pag pinarami na sila ng Diyos, dumami na sila. Inaalala ng Diyos yung pangako niya kay Abraham na sa Ehipto sila.
Ngayon, inumpisaan ngayon ng Diyos yung pangako niya sa panahon ni Paraon. Yun nga, yung panahon ni Moises. At doon sila tinawag na bayan, doon nag-umpisa yun eh, na sila'y naging bayan ng Diyos. It doesn't necessarily follow kasi pag sinabi na magiging aking bayan, it doesn't follow na hindi ka dating bayan. Hindi ganun ang ibig laging sabihin nun. Ang isang ibig sabihin na magiging aking bayan, eh dati kasi hindi kayo bayan. Dahil kaunti pa lang kayo. Pagbabalik muli. Oo, hindi kayo bayan dahil kakaunti lang kayo eh. Hindi kayo bansa dahil kakaunti pa lang kayo. Ilan pa lang sila nun? Pamilya pa lang nun. Family pa lang sila nun. Sa linya ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Hindi pa. Nung sila'y dumami na, doon lang sila magiging bayan. Yun ang isang ibig sabihin na magiging bayan. Hindi ang ibig sabihin palagi na magiging bayan, eh dati kang hindi bayan. Hindi ganun lagi ang ibig sabihin nun. Pero meron namang isang ibig sabihin na magiging aking bayan, may panahon na hinto ka sa pagiging bayan. Kasi nagkasala ka eh. Nahinto. Kasi yun naman ang pangako ng Diyos eh. Pag kayo, umayaw na kayo sa akin, hindi ko na kayo magiging bayan. Hindi ko na kayo tatawagin bayan ko. Tatakwil ko kayo. Yun ang sinabi niya eh. Yun ang pangako niya kapag hindi siya sinunod eh. Diba? So may tendency, bayan siya dati. Kaya lang, dumating sa point, nagkasala sila. Eh, hindi na sila ngayon bayan. Eh ngayon, dahil sa pangako ng Diyos sa kanyang sa mga magulang kay Abraham, kailangan tuparin niya 'yon dahil sa mga magulang kailangan hirangin sila dahil sa mga magulang kailangan mangyari pa rin yung gusto niya kasi kung yung pangako niya na pagpapapala kay Abraham, kailangan mangyari 'yun eh. Kailangan matupad 'yon. So kailangan kahit nagkasala sila, yung susunod na henerasyon. Dinadalaw kasi ng Diyos ang kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga hanggang sa ikatlong saling lahi. Kapag yung lahi na yon umalis sa Diyos, hindi bayan ng Diyos yon, hindi magiging bayan ng Diyos yon. Yung susunod na lahi. Pero it doesn't necessarily follow na hindi sila bayan dati. Kaya yung sinabi ni Jeremias, kayo'y magiging aking bayan kasi nga nagkasala sila eh. Nabihag sila. 70 years naging giba ang Israel. Sinakop sila ng iba-ibang mga lahi. Nung sinakop sila ngayon ng iba-ibang lahi, hindi sila naging bayan noon. Nangako ngayon ng Diyos na ibalik sila uli upang sila'y magiging aking bayan. Ginamit ngayon ni Daniel yung Roman 9:25. Ginamit niya. At ang interpretation niya, kasi hindi sila dating bayan. Kasi MCGA nga naman yun eh. Pero kung doon tayo sa konteksto ni Jeremias, Israel talaga tinutukoy doon. Israel yun. Ngayon, si Pablo, ginamit niya yung aklat ni Oseas. Hindi puntahan natin yung aklat ni Oseas. Yes. Hindi ba? Ganun yun eh. Ginamit ni Pablo yung aklat ni Oseas. Sino tinutukoy ngayon ni Pablo doon sa ni Oseas doon sa kanyang sulat? Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Wait, tingnan natin si Oseas. Hindi ba yung konteksto din ni Oseas? Israel din ang tinutukoy doon. Nagets niyo mga kapatid? Oo. So, sablay. Opo. Ang ipinaliwanag lang sa mga kapatid, ang ibig sabihin ng magiging aking bayan, hindi dating bayan. Hindi MCGI yun. Hindi, kung ngayon, kung titingnan natin yung Roman 9:25 naman, sabi kasi sa 24, maging sa atin na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila,
kayo hindi kubayan, at diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. At si Isaias, gumamit pa siya uli ng talata, at si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Israel talaga. Tumbok talaga ni ano dun eh. Ang konteksto talaga ni Pablo doon, yung kanyang bayan eh, tungkol sa Israel eh. Kaya nga, tinan mo, puro Israelita yan. Isinisingit niya yung hintil para maipakita din sa magbabasang mga hintil kung gaano kalawak yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa mga hintil sa pamamagitan ng mga Israelita. Kasi sa Israel nang galing ang tagapagligtas eh. Sa Israel galing ang tipan, sa Israel galing ang mga palatuntunan, sa Israel galing ang mga aral na buhay, sa Israel. Kaya nga sa Diyos uno, sabi diyan, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y mga ligtas. Tapos binasa niyo pa yung 11 kanina, which is maganda yun. Ang tinutumbo ang isa ang majority ng ano ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma, mga Israelita talaga yun, mga kapatid, kasi ang ginagamit niyang mga talata sa Oseas, sa Isaias, patungkol lahat yun sa Israelita, patungkol mostly ganon, mostly talaga mga Israelita. So kung Jeremias, pupuntahan natin yung Jeremias 30:22, ay ano yun, Jeremias 30, kung titingnan natin ulit yun, kaya sinabi nga, kayo'y magiging aking bayan at kayo'y ako'y magiging inyong Diyos, eh mga Israelita talaga yon, mga Israelita yon. Kaya lang, merong matutuklasan dun sa sinabi ni Jeremias na yon, na ang pinagsabihan niya na kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos na mga Israelita, mayroong isang hindi na naintindihan to ni Jeremias, namatay na siya eh. Nung panahon na yung matutupad na lahat ito, tanungin ko po kayo, kailan nag-umpisang matupad yung Jeremias 30:19? Patuloy. Hanggang dyan po muna ang talakayan. Maganda po na nalinaw na kung sino ang tinutukoy na bayan ng Diyos dyan sa hula ni Jeremias. May huling parte pa ang talakayan at iyan ang susunod na tatalakayin sa part 4 nitong serye. Salamat sa Diyos sa pagkakataon makapagbahagi sa inyo.